Pag-usapan natin ngayon, no, mga apo, ang tungkol sa pagkain ng baboy. Kung ito ba ay talagang ay pinagbabawal ng Diyos at sa anong paraan at bakit? Ang Biblia ay nagsasabi tungkol sa malinis at maruruming hayop at nagsasabi sa mga tao na huwag kumain ng karne ng maruruming hayop. Ngunit talaga bang may mga pagkain na hindi dapat kainin ng isang Kristiyano? Nakasulat sa Levitico chapter 11 ang mga paghihigpit sa pagkain na ibinibigay ng Diyos sa bansang Israel. Kasama sa mga batas na ito ay ang pagbabawal laban sa pagkain ng baboy, hipon, sugpo, alimango at maraming uri ng pagkaing dagat, mga insekto, mga ibong kumakain ng mga patay na hayop at marami pang iba. Ang mga tuntunin sa pagkain ng mga ipinagbabawal na ito ay hindi kailanman nilayon na ilapat ito sa sinuman maliban lang sa mga Israelita. Ang layunin ng mga batas para sa dapat kainin at hindi dapat kainin ay para gawing kakaiba ang mga Israelita sa lahat ng iba pang bansa. Bukod pa rito, sinabihan ng Diyos si Noah na huwag uminom ng dugo ng anumang hayop. Ang isang dahilan kung bakit ipinagbawal ng Diyos ang pagkain o pag-inom ng dugo ng hayop sa lumang tipan ay para ituro ang paggalang sa pagiging banal ng buhay. Ang dugo ay tinitingnan bilang simbolo ng buhay sa buong Biblia. At ang isa pang dahilan ng utos ng Diyos na huwag kumain ng dugo ng hayop ay dahil may kinalaman ito sa sakripisyo. Ang dugo ang tanging pagbabayad sala para sa kasalanan. Sa makatuwid, ang dugo ay nakita bilang isang sagradong bagay o banal. Nais ng Diyos na tiyakin na ang dugo ng pag-aalay ay palaging itinuturing na mahalaga. Mababasa natin ito sa Genesis chapter 9 verse 4. At ganito ang pagkasulat, "Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman na kasama ang buhay nito. Ito ay ang kanyang dugo." Ngunit may mababasa din tayo sa Genesis chapter 9 verse 3 na ganito, "Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. At kung paanong ibinigay ko sa inyo ang mga luntiang halaman, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay." Kaya ano bang mga pamantayan ang dapat sundin ng mga Kristiyano? Nang dumating si Jesus dito sa lupa, ay hindi lang pagtubos ng ating mga kasalanan ang kanyang ginawa, kundi nilinis din niya ang mga bagay na may kinalaman sa atin, kagaya ng pagkain. Binigyan niya ng linaw ang pahayag na nakasulat sa Genesis chapter 9 verse 4 at sa Genesis chapter 9 verse 3. At ganito ang sinasabi sa atin sa Bagong Tipan sa Marcos chapter 7 verse 19. "Ito ay sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at ito ay idinudumi sa palikuran." Sinasabi ito ni Jesus upang ipahayag na ang lahat ng pagkain ay malinis. Sinasabi dito ni Jesus na malinis na ang lahat ng pagkain. Nang maglaon, binigyan ng Diyos si Apostol Pedro ng isang pangitain na nagpapahiwatig na ang mga dating maruruming hayop ay maaari ng kainin. Mababasa natin sa mga Gawa, chapter 10, verse 15, ang ganito, "Muli niyang narinig ang tinig, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos." Nang mamatay si Jesus sa krus, tinapos niya ang batas sa lumang tipan. Kabilang dito ang mga batas
tungkol sa malinis at maruming pagkain. Nang dumating si Jesus dito sa mundo at namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay, tinuldukan niya ang batas sa lumang tipan na naglalayon patungkol sa pagbabawal sa pagkain na nasusulat sa lumang tipan. Gayunpaman, itinuturo sa atin ng Roma chapter 14 verse 1 to 23 na hindi lahat ng tao ay mauunawaan ito at tanggapin na ang lahat ng pagkain ay malinis na. Sa ganitong pag-iisip, kung may kasama tayo na masasaktan sa ating pagkain ng mga ganito na para sa kanila ay maruming pagkain, dapat nating talikuran ang ating karapatang gawin ito upang hindi sila masaktan. Sinasabi na pagkumain ka sa mga pagkaing ipinagbabawal sa kanilang paniniwala, ito ay maituturing na isang pangungutya. Lagyan natin ng halimbawa, kapag napunta ka sa isang grupo o pangkat ng mga tao na mayroong handaan, tapos naghahanap ka ng pagkaing wala sa kanilang mesa at sinasabi mo pa na natatakam kang kumain ng ganong pagkain, yun ay pangungutya at pagkawalang respeto. Kung ang isang tao ay nanatiling hindi kumakain ng ganong pagkain, kagaya ng baboy, yun ay sa kanyang opinyon lamang at hindi naman sinasabi na iyon ay kasalanan sa Diyos. Kung pinapanatili niya ang kautosan ng lumang tipan, yun pa rin ay isang katangi-tangi at lubos na ikinalulugod ng Diyos. Ang sinasabi ni Jesus na pwede nang kainin ang mga pagkaing ipinagbawal noon sa lumang tipan ay dahil nilinis na niya ang mga ito at may karapatan na tayong kumain ng kahit anong gusto natin. Ngunit wala tayong karapatang saktan ang ibang tao sa pagpili ng kanilang kakainin, maging sa salita man o sa pagkilos. Sa ngayon, ang mga Kristiyano ay may karapatan ng kumain ng anumang gusto nila hanggat hindi ito nagiging sanhi ng pagkatisod ng ibang tao sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Sa Bagong Tipan, ang Biblia ay higit na nag-aalala sa kung gaano karami ang ating kinakain kaysa sa mga pagkaing kinakain ng ibang mga mananampalataya. Ang mga pisikal na gana ay isang pagkakatulad ng ating kakayahang kontrolin ang ating sarili. Kung hindi natin kayang kontrolin ang ating mga gawi sa pagkain, malamang na hindi rin natin kayang kontrolin ang iba nating mga pag-uugali tulad ng nasa isip natin, gaya ng pagnanasa, puot o galit sa kapwa at sa mga lumalabas sa ating mga bibig. Bilang mga Kristiyano, hindi natin dapat hayaang kontrolin tayo ng ating kagustuhan sa pananalita at sa paggawa. Sa halip, dapat nating kontrolin ang mga ito dahil maaaring ito ang maging sanhi ng ating pagkatisod. Sinasabi sa atin ng Marcos chapter 7 verse 18 to 19 ang ganito, "Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa?" Tanong ni Jesus, "Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi." Sa ganitong paraan, ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Hindi na mahalaga para sa ating Diyos kung ano ang ating inilagay sa ating bibig. Ang mas mahalaga ay kung ano ang lumalabas sa ating bibig. Kung nakakasakit ba ito sa ating kapwa o hindi. Okay, maraming salamat no mga apo. Sana'y nabigyan natin ng malinaw na pagpapahayag ang tungkol sa pagkaing ipinagbabawal ng Biblia.
At dahil kay Kristo, hinugasan na niya ang mga pagkaing ito at pwede na nating kainin. Okay, muli ay ako pa rin ang inyong nag-iisang lulukakoy. Maraming salamat. Bye-bye!